Hi Dreamers! Whether graduating ka na at naghahanap ng trabaho o estudyante ka pa lang na gustong makakuha ng internship o part-time job, andito ang Invested Philippines para tulungan ka. Ako si Ate Deirdre at magbibigay ako ng tips sa pagsisimula ng iyong job search. Bago pa tayo sumabak sa ating job search, siguraduhin muna natin na handa na tayo iharap ang professional na version ng sarili natin. Anong ibig sabihin nito? May tuturing tayo na professional kapag tayo ay matapat at may integridad, kagalang-galang, may pananagutan, at may kakayahang gawin ang trabaho na nais natin gawin. Ito ang mga katangian na hanap ng mga hiring manager o ng mga tao na nagdidesisyon kung tatanggapin nila tayo sa trabaho o hindi. Kaya dapat lang na i-check muna natin ang sarili natin bago magsimula sa ating job search. Number 1, siguraduhin na professional ang email address na gamit natin. Ang iba sa atin, gumawa ng email address na pang-personal na gamit. Pero ayaw natin makilala bilang dota_expert@yahoo.com o baka catneilforever@gmail.com ng magiging employer natin. Mag-a-apply tayo at kukontakin tayo gamit ang email address na ito. Kaya mas mainam na ang totoong pangalan ng gamit natin para mas madali tayong maalala at makontak. Number 2, i-Google natin ang pangalan natin at ang email address na gagamitin natin. Madali na lang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga aplikante ngayon sa internet. Ang tawag sa prosesong ito ay cyber vetting. Sa isang study sa US, lumalabas na 70% ng HR professionals ang gumagawa nito. Ako mismo bilang hiring manager dati, chine-check ko din kung anong lalabas pag sinearch ko ang aplikante. Madalas, ang lalabas ay ang social media accounts natin. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, okay lang yan. Ang ayaw natin ay may lalabas na hindi ka nais-nais tungkol sa atin. Number 3. Dahil lalabas ang social media accounts natin pag tayo ay sinerge, kailangan natin siguraduhin na professional pa rin ang tingin sa atin pag nakita ito ng hiring manager. Kaya i-check natin ang ating Facebook, Instagram, Twitter at iba pa. May mga post ba na naka-public na hindi dapat maging public? Nagmumukha ba tayong irresponsible at hindi ka respect? May mga kailangan ba i-delete o i-private? Kahit nakatago na ang mga post natin, makikita pa rin ang username, picture, bio, at minsan, mga pina-follow natin. Kaya siguraduhin natin professional pa rin ang mga ito. Napaka-importante ng first impression sa atin ng kumpanya. Kaya bago sumabak sa job search, sundin natin ang tips na 1, paggamit ng professional na email address, 2, pag-Google sa ating pangalan, 3, paglinis ng ating mga online account. Magbibigay pa kami ng mas maraming tips sa susunod na videos, kaya subaybayan mo lang ang series na to. Hanggang sa muli, ako si Ate Deirdre, kasama mo sa job search mo.